Hi mga kasari, gabi na nga sa mga oras na yan at kararating lang namin ni Abby galing kami nag-grocery. Napaka-traffic nga mga kasari, kahit napakalapit lang ng grocery, madalas namin pinagbibilan. I-display ko na nga sana mga kasari yung pinamili ko kasi pag bukas ko pa i-display, sigurado tama rin na naman ako at matatambak na naman yung mga ipinamili kong grocery. Habang mag-display na sana ako mga kasari, meron pang bumili sa atin kahit anong oras na. At ayan, napag-isipan ko na lang na magsara at fast forward mga kasari, kinaumagahan na. Buti na lang talaga nahanap ni kasari yung kasipagan, kaya ayan, maagang maaga pa, nag-aayos na ako ng aking munting tindahan at syempre nagre-refill ng mga ididikit dyan sa aking estante. Pagkatapos ko naman mga kasari mag-refill dyan sa aking mga estante, nagbilang muna ako ng aking mga barya kasi medyo marami na ang aking mga barya dyan sa lalagyan ng aking mga coins. Pagkatapos ko naman mga kasari magbilang, ayan, kinuha ko na nga yung aking plastic at nilabas ko na yung aking iba pang pinamili. Namili nga pala ako dyan mga kasari ng aking tanduway kasi kung isang araw pa talaga naghahanap yung aking mga kapitbahay. Ambot, ani nila, oy, kung naatay istak na tanduway, wa man po yung mamalit, pero kung wala na, maupo jisig balik-balik o pangutana kung naibalig yung tanduway. Kaya ayan, nakabili na lang ako ng 5 piraso para naman sa ganun meron tayong nakastak dyan at pag naghanap na naman yung ating customer is meron na tayong maibibigay. Lagyan ko na nga pala ng presyo yung alak na binili ko mga kasari kasi habang tumatagal siyang nakatambak dyan sa aking istante, kakalimutan ko talaga kung magkano yung presyo. Pagkatapos ko naman lagyan ng presyo mga kasari, ayan, inayos ko na siya doon sa lalagyan niya. Dati mga kasari, talagang nagtatambak ako ng mga alak dyan sa aking tindahan, kaya lang simula nung nanang naghahanap is hindi na talaga ako nagbebenta, lalo-lalo na yung mga RH or yung mga SMB. Yung mga kapitbahay ko kasi mga kasari, hindi talaga pala inom or hindi talaga sila mahilig uminom ng mga alak. At yung mga tao na mga kasari naghahanap ng alak sa akin, yun po yung mga napapadpad na galing doon sa maitaasan. Bili na rin pala ako mga kasari ng aking mga panoodles kasi naubos din talaga yung aking mga pansit canton. Mga panoodles at pansit canton mga kasari, iilang piraso lang talaga ang binibili ko bawat flavor. Di ko na mga kasari dinadamihan ang pagbili ng aking noodles at pansit canton kasi may expiry date din sila. 3 buwan lang kasi ang expiration date ng mga papansit canton at panoodles. Pag tumagal na kasi sila mga kasari ng 2 buwan na nakastock dyan sa aking istante, umiiba na kasi yung lasa nila. Pagkatapos ko naman mag-display na aking mga panoodles mga kasari, meron parang biniling baon dyan si Hubby para kay Junakish. Yan nga pala pinalagay ni Hubby sa may paistante ko nang sa ganun naman, pag kukuha ng baon si Junakish is makikita niya lang dyan sa may istante. At kahapon nga mga kasari, nag-display rin ako ng aking may pinamili tuwing hapon. At kinagabihan naman mga kasari, ayan naman yung aking pinamili at yan naman yung i-display ko ngayong araw na ito. So ayan na nga mga kasari, tapos na tayong nag-display at ganyan na nga ang itsura ng aking munting tindahan pag meron ng laman.